Panawagan ko sa gobyerno, sana ay magawa niyo doon ng paraan na i-lower yung price ng ating mga fertilizer. Bumili tayo ng fertilizer. So, ang fertilizer na binili natin ay urea, philpost. So, napakamahal mga ka-farmers. So, yung isang sako ay umabot ng 2,830 pesos. So, yung isang sako nung una mga ka-farmers ay nasa 1,800 lang yun mga ka-farmers. So, ngayon, 2,000 plus na. Ano na ito, part? Oh, yeah. Philpost to part? Philpost? Napakamahal na talaga na fertilizer. Anong nangyari? Uy, grata. So, wala nang taniman mga ka-farmers. So, dyan lang namin ikakarga sa motorsiklo. Dito yung isa sa akin. So, let's go. Ito na yung abono or fertilizer na nabili namin mga ka-farmers. Dalawang sako yung binili namin. So bukas pa ito gagamitin. So inihatid na lang namin dito sa bukid para diretso nang gamit bukas sa umaga. Farmers, yan, meron na tayong namulaklak na o namunga na yung ating palay. So meron na silang tawag dito sa amin ay uhas. So ito yung palay. So nung una mga ka-farmers ay akala namin hindi agad mabalik yung tubig dito. Pero meron tayong good news, yun ay yung irrigation ay nagpatubig na. So meron ng tubig ang ating palayan. So ayan, ganyan na meron ng mga bunga yung ating palay. So same din doon sa kabila mga ka-farmers na nandun. Meron na ring tubig. So yan mga ka-farmers, malapit na itong ani. So isang lagay pa ng fertilizer, yun ang binili namin. So ma-harvest na ito soon. So sana ay maayos ang ating ani. Nung una mga ka-farmers ay akala natin hindi na babalik yung tubig kasi nasira nga yung irrigation doon nung tumama yung bagyong Odette. So sa good news mga ka-farmers ay nabalik naman agad yung tubig at hindi na sayang yung ating mga palay na tinanim. So ito sila ngayon, masaganang namumunga. So isang lagay pa ng fertilizer mga ka-farmers at soon ay ma-harvest na ito. So sana ay masagana ang ating pag-aani dito sa ating palayan. So same doon sa kabila mga ka-farmers, yung isa naming area ay meron na ring tubig na dumadaan o dumadaloy. So kaya ang ating palayan ay namulaklak o namumunga. So good news ito, napaka good news talaga. Ang bad news lang nito mga ka-farmers ay yung ating fertilizer ay napakamahal. So ano nang nangyari dito mga ka-farmers, yung fertilizer almost nag-double yung price. Nung una ay nasa
mahigit 1,500, 1,600 lang yung isang sako ng fertilizer. Pero ngayon ay nasa 2,800 plus na, almost 3,000 na yung isang sako, mga ka-farmers. So yun, bumili kami kanina ng, supposedly mga ka-farmers ay bibili sana kami ng tatlong sako, pero yung budget namin ay hindi magkasya, kaya bumili na lang kami ng dalawang sako muna. So tatlong sako sana, kung yung price na iyon ay nasa 1,800 o 2,000 yung isang sako, kaso biglang tumaas yung presyo ng abono o yung fertilizer, kaya napilitan kaming bumili na lang ng dalawang sako. So panawagan ko sa gobyerno, sana ay magawa niyo doon ng paraan na i-lower yung price ng ating mga fertilizer, kasi wala na, luging-lugi ang mga farmers na dito. Yung bilihan ng bigas ay napakamura, tapos yung gastos dito sa pagtatanim ay napakamahal. Mahal na yung fertilizer, mahal na yung chemical, at mahal din ang labor ng pagpapatrabaho dito sa palayan. So sana sa gobyerno, kung merong nakapanood dito, ay sana ay magawa nyo ng paraan na ma-lower yung price, para naman sa gayon ay kahit hindi man lang kami maka-income, ay makabawi man lang sa mga ginastos dito sa pagpapatanim o pagtanim ng mga palay. Ito pala yung ating tubig galing sa irrigation, mga farmers. So yan. So ang sarap maligo dito, mga ka-farmers. So ito yung tubig na dumadaloy dito at pupunta sa ating mga tanim na palay. So nanggaling ito sa bundok. So yan. So lahat ng madadaanan nito, mga ka-farmers, na kuan yung kahon ay malalagyan ng tubig para sa ating mga palay. So meron pa ngang kuhol dito, mga ka-farmers, papakita ko. So ito, mga ka-farmers, may kuhol. So ito ang gustong kainin ng mga bibi. So yan, galing yan dun sa unahan. At dito yan, dadaloy sa ating palayan. So ito yung tubig na nanggaling doon, mga ka-farmers. So yan. So naiipon ito dito patungo doon sa ilalim. Pero dyan, meron tayong ginawang mga papasukan ng tubig. So dyan pumapasok yung tubig, at saka hanggang doon na yan, mga ka-farmers. So ganyan lang ang paglagay ng tubig sa ating palayan. So yan, mga ka-farmers, yung tubig dumadaloy. At yan, meron namang nag-spill ng mga tubig galing dyan, kasi napuno na yung kahon ng tubig. So yan. So aapaw yung tubig dyan at babalik din dito patungo doon. So yun lang ang update natin dito sa ating palayan, mga ka-farmers. So ang good news natin ay meron na tayong tubig sa ating palayan, at ang bad news ay napakamahal yung fertilizer na nabili natin. So yun lang, mga ka-farmers. So see you in my next vlog, mga ka-farmers. Maraming salamat sa panonood sa ating mga video, at hanggang sa muli, happy farming! Woo!